Huwag mo ko papatayin, please! I'm sorry, patawarin mo ko, hindi ko sinasadya! Huwag mo ko papatayin, nahang makiusap, ayoko pa mamatay! Problema mo. Ako lang to, tanga nito. Oy, boss! Ano ba? Hindi nakakatawa. Ano sabi mo? Kung hindi mo ako niloloko, ba't nawala yung manikang madreng ginagawa ko? Eh bakit hindi ka lumingon? Maud, baliw ka! Nagmamadali kasi ako, Tar. Kaya nabagsakan ko yung manika. Saan ka kanina? Naglalamerda ka? Paano ko nabagaan sa ka ng mga pulis dahil nasa labas ka? Pasaway kang bata ka, ha? Kinuha ko lang yung litrato para kay Tar. Ay, Maud. Kailangan niya to para matapos agad yung mga manika. Oh, talaga? Hindi ka pa rin tapos dyan. Hoy, kayong dalawa. Nakita niyo ba yung asawa ko? Magpapalinis daw siya ng kotse. Okay, pagbalik niya, sabihin niyo may pinuntahan akong kliyente. Kaya dapat pareho kayo ng kwento, ha? Ayusin niyo ang trabaho niyo. Tapusin niyo yan mamaya. Nasira ba yan? Kung meron kang problema, Tar, pwede mo kong kausapin. Huwag na lang, Mod. Matatakot ka lang pag nalaman mo. Hoy, matagal na tayong magkakilala. Kaibigan mo ko. Nagtutulungan ng magkaibigan. Oo na. May kaibigan ako. Siya si Rang. Astig yun. Tropa ko siya. Ang tingin ko sa kanya, idol. Pag-ibig na kamtan, pusong dugoan. Ngunit itong alam namin, ikaw ang magaling. Ayun, yeah. Bakit, Ma? Tar, nasa na yung pera? Sinabi ko naman sa'yo, Ma. Ipapadala ko yung pera pag nakuha ko na. Hay nako, narinig ko na yan. At saka huwag ka na nga sumasama sa mga tambay na yan. Ma, alam mo, kung hindi dahil kinarang, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa'yo. Eh, nasan yung pera? Patay na si Rang. Paano mo makukuha sa kanya? Aber?
Sige na, mamaya na lang, ma. Hoy, bakit natagal mo naman, Tar? Hoy, pare. Sorry, meron pa kasi ako mga dinaanan eh. Meng. Nakausap mo na ba yung kliyente? Sinusubukan ko. Pero si Rang yung may kilala sa kanila. Ano magagawa ko? Sayang. Naaksidente at namatay si Rang dahil sa sobrang selos. Kasalanan nito ni Nagoy at Boso eh. Una palang duda na ako sa babaeng yun eh. Pera lang ni Rang yung gusto niya. Hindi naman niya mahal si Rang eh. At yung Boso na yun. Tagal na natin siya kasama pero ginago pa rin niya si Rang. Tarantado talaga yun. Ayos ka. Tatlong araw nang patay si Rang pero nilalandi mo pa yung syota niya. Rumispeto ka naman. Dahil sa inyo, namatay siya dahil sa selos. Umayos kayong dalawa. Pagbabayaran nyo rin to. Papasok na kami para magdasal. Tapos mag-uusap tayong lahat. Sobra ka na! Balang araw, tuturuan kita ng leksyon! Tama na yan, Ming. Ramdam siya. Kasalanan mo to, Buso eh. Inagaw mo kasi sa kanya si Goy. Pare, wala kayong pakialam dito. Isa lang naman ang gusto ko eh. Yung share ko sa pera. Bago namatay si Rang, nasabi niya kay Goy na ihuhulog na ng kliyente yung pera sa account niya. At yung pin code nun, nandun sa cellphone ni Rang. Kinuha ng mga pulis yung gamit, pero walang cellphone dun. Wala sa mga pulis. Bago siya na aksidente, natawagan pa ako ni Rang.
Baka nandun pa yun sa crash site. Hanapin natin yun. Eh, yung ATM card niya? Malamang nasa shop niya. O, sige na nga. Hahanapin natin lahat yung cellphone niya. Pwera lang sa'yo, Tar. Babalik ka dun sa shop. Hahanapin mo yung ATM card. Ayoko, pare. Ayoko bumalik dun mag-isa. Ano kayo yung mga duwag ka ba? Gusto mo ba magkapera o hindi? Mag-isip ka nga! Umalis na tayo. Men, taga lang sandali. Wala akong tiwala sa mga yun. Kaya bumalik ka sa shop at hanapin mo yung card. At tawagan mo ako. Doon kayo maghanap. Dito naman kami. Tawagan mo yung cellphone niya. Baka sakaling mag-ring. Pero pangatlong araw na to. Siguradong patay na ang battery nun. Subukan na lang natin. After the beep. Narinig mo? Sabi sa'yo, di ba?
Baytar! Oh, run! Run! Ano? Gusto mo ba yung design? Nangako ko sa'yo, di ba? Magtrabaho ka sa akin. Tatatuan kita. Ba't ang laki ng kailangan mo? Ha? Pakaisipin mo, sinesermon ng kita, ha? Pero hindi ka mabubuhay kung ito lang ang trabaho mo. Bata ka pa naman. Marami ka pang magagawa. Pero gusto ko maging gaya mo. Idol na idol kaya kita, Ram. Idol? Makinig ka, Tar. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko iniisip na maging idol ni inuman. Alam mo, gusto ko lang maging simple at ordinaryong tao sa lugar na ito. Pero hindi ko yata kaya yun. Matagal na akong huminto sa pagtutulak. Pero heto, nandito na naman ako. Shit. Para kay Goy naman to, di ba? Basta mangako ka sa akin na hindi ka magtatagal dito. Kapag nakuha mo na yung pera mo, umalis ka na kagad. Pangako. Ano ba? Para ka nakakita ng multo, ha? Duwag.
bubuhayin pa kita! Ano nangyari? Hoy, sino ba to? Hoy, hindi to magandang oras para maggago ng kausap! Chap, tara na! Chap! Tara ka na! Pare, dala mo! Meng! Sila! Boss! Sakit may sugtulan sa pag-ibig na kamtang puso. Tugoan! Oh, boss! Tama na nga. Munga. Patayin mo na yan. Ano? Doon na sila. Bilis! Sino ba may sabi ginagawa ko siya? Si Goy mismo lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, hindi ka na niya mahal. Sino nga yan? Mahal niya ako. Ako lang ang mahal niya. Naintindihan mo! Oh!
Mosa. Mosa. Goy! Tahar! Buhay ka pa rin. Gusto ka talaga ni Rang kaya hindi ka niya pinatay. Alam mo, pangarap to ng nanay ko eh. Tinupad ko yung gusto niya. Kaya kapag namatay ako, wala na akong poproblemahin pa. Eh ikaw naman, bago ka mamatay, ano naman ang gusto mo? Ewan ko. Naglayas ako para pumunta ng Thailand. Gusto ko yumaman. Gusto ko bilhin lahat ng meron ng mayayaman. At kung mayaman ako, bibilin ko lahat ng mga yun. Tapos susunugin ko lang. Eh bakit hindi ka pa mamatay ngayon, ha? Susunugin ko lahat ng mga papel na to para sa'yo. Para mayaman kapag namatay ka. Pero sa ngayon, tiis muna, pare. Kapag kayo namatay, alam nyo gagawin ko. Susunugin ko ang mga tirang papel na to para sa inyo.
bakit nandito ka? May kausap kang kliyente, di ba? Wala na. Andun yung asawa. Nakakainis. Tira-tira na naman yung sa akin. Tar, gutom na ako. Bumili ka nga ng hapunan. Oo, ikaw. Sino pa? Pera. Gaya dati. Oo, alam ko. Sira ulo. Boss, Cristiano yung namatay ng madre, di ba? Ba't na kailangan ng mga ganitong alay? Paano ko malalaman? Ang alam ko lang, yung madre na yon, makapangyarihan. Wala akong pakialam kung anong relihiyon niya. Pag nakita mo siya, lumayo ka. Kasalanan mo to eh. Hindi mo kasi dapat pinakwento yun eh. Nga pala, Mod. Gusto mo malaman kung gaano kalakas ang espiritu niya? Ayaw mo. Ikikwento ko pa rin sa'yo. Boss, huwag na. Ayon sa alamat, sa lumang simbahang malapit sa school natin, may kaluluwa ng madring pugot ang ulo. Nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Tumutugtog pa rin siya ng piano kahit wala na siyang ulo. Ang sabi rin sa kwento, pag malalim na ang gabi, kapag naririnig na tumutugtog ang piano sa simbahan, may humihiling ng tunay na pag-ibig o merong tao na malapit ng nila yung momeng madring yun namatay dahil nasawi sa pag-ibig. Teka, anong ibig sabihin ng cloister nun? Ayusin ko ah. Sila yung mga madring na mamanata buong buhay nila para sa simbahan. Humiwalay na sila sa lipunan. Laging pinagdarasal ang kasalanan ng mga tao. Doon na sila nakatira sa loob ng simbahan. Hindi sila pwedeng makita. Hindi rin pwedeng umalis. Ang pinakamahalaga, hindi na sila pwedeng umibig. Diyos lang ang pwede nilang mahalin. Kaya naman, ang tawag sa kanila, mga asawa ng Diyos. Yung madre na ito, napakabuti niya. Taimtim niyang ginagawa ang mga tungkulin niya. Hanggang isang araw, gusto niyang umibig sa isang taong tagalabas. Kaya sa halip na ipagdasal niya yung kasalanan ng mga tao kagaya dati, tumugtog siya ng piano para maiparinig sa labas ng simbahan ang pag-ibig niya. At umasang may makakarinig. Lumipas ang panahon, tumindi ang pagnanasa niya. At sa wakas, natupad ang panalangin niya. Sobrang saya niya dahil narinig ang musika niya at may nagmahal sa kanya. Ay, napaka-sweet naman nun. Pero hindi ganun kadali yun. Nagsisi ng gusto yung madre dahil doon. Dahil hindi niya tinupad ang sinumpa niya sa Diyos. Nawalan siya ng pananampalataya. Naisip niya, hindi niya na kayang pigilan ang bawal na pag-ibig na yun. Kaya nagpasya siyang anong sunod na nangyari? Matapos siyang magpakamatay,
Kahit pugot na ang ulo niya, tumugtog pa rin yung kamay niya ng piano. Pero dahil sobrang naniniwala siya sa pag-ibig, ang sabi sa kwento, pag may humiling sa madring pugot ang ulo, ang hiling na iyon, siguradong matutupad. Teka lang, ganyan yung kwento ni Kwan. Sabi nila humiling siya dun sa madre. Para hiwalayan ni Tong yung girlfriend niya at silang dalawa yung magsama. Eh paano naman natupad yun? Hindi sila nagkatuluyan bago siya biglang nawala. At saka diba, nag-drop out si Tong sa school? Ano, ang weird nun diba? Sabi rin sa kwento, kapag humiling ka sa madring pugot ang ulo, dapat mag-isa ka lang. Susugatan mo yung palad mo at maglalagay ka ng pulang rosas doon sa piano. Kapag nabanggit mo na yung hiling mo, umalik ka sa simbahan na mag-isa pag 3 a.m. na. Alas 3 ng umaga? Oo. At dapat mong tugtugin yung huling piyesang tinugtog niya. Huwag kang titigil. Kahit anong mangyari. Kahit anong marinig mo. Pagtanaw yun ang utang na loob. May ilang gabi nga, tatabihan ka parang nga nung madre. Naku, parang ang lungkot naman nung madring yun. Kapag hindi mo nasunod ang mga yun, mamamatay ka. Kagaya ni Kwan! Huwag mo nga sabihin yun. Nawala lang siya, hindi siya namatay. Nakakatakot, susugatan mo sarili mo. Tapos may multo. Mas gugustuhin ko ng tumandang dalaga. Hindi mo kailangang hilingin yun. Walang magkakagusto sa'yo. Ang sama mo naman. Ano ginagawa niyo dyan? Anong oras na? Dapat tulog na kayo. Yung iba nagbabakasyon. Tapos tayo nandito. Wisit na makeup classes to. Sige na. Patayin na mga ilaw at matulog na kayo. Maliban na lang kung gusto niyo mawasan ko ang house points niyo. Alam mo, baka hinahanap na ni sister ngayon kung saan nagtatago si Kulanan. Wala akong pake. Nabobore na ako. Nasa loob lang tayo. Hindi man lang makalabas. Teka. May ipapakita ako sa'yo. Lang ako. Hindi ko alam magpapatato ka talaga. Ay nako, Kim. Alam ko naman natakot ka sa karayom eh. Bakit mo pa ginawa to? Patingin, masakit ba? Ano ka ba, Mai? Ikaw nagsabi sa akin. Kapag nagpatato ako, sasagutin mo na ako. Girlfriend na ba kita ngayon? Talaga? Hindi nga. Oo na nga. Thank you.
Huwag ka na magmahal ng iba. Sa akin ka na. Kanina ka pa ba dyan? Bakit? Meron ba akong di dapat makita? Sorry. Uy, ang sungit ng ex-girlfriend mo, ha? Huwag mo nang pansinin. Total, ayoko na sa kanya. Kalma ka lang. Sabi mo? Pwede ba? Huwag ka na magkunwari. Bakit mo yung nilagay sa locker ko? Sumusobra ka na, alam mo ba yun? Merong mas galit sa'yo kaysa sa'kin. Di ba sa'yo yan? Kahit sino dito, pwedeng magkaroon ng ganito. Ah, talaga? Alam ko, ikaw lang ang makakagawa nito. Kasi alam ko na babaliw ka na. Sabi ko naman sa'yo, tapos na tayo! Tanggapin mo na! Layuan mo na lang kasi ako! Hindi na nga kita mahal! Mahal ko si Mai! At pumayag na siya na maging girlfriend ko! Hindi ko ginawa yun. Para malaman mo, Kim, kung gusto kong maghiganti sa'yo, mas malala dyan ang gagawin ko. Dahil hindi pa nga yan sapat sa ginawa mo sa'kin. Huwag ka na magmahal ng iba. Sa akin ka na.
Hoy, kailan ka aahon dyan? Baka mahuli na tayo ng madre. Pag na-late ulit tayo sa pagdadasal, lagot tayo. Sige, isang lap na lang. Tapos susunod na ako. Sige, basta bilisan mo, ha? Kapag humiling ka sa madring pugot ng ulo, dapat mag-isa ka na pag 3 AM na. Susugatan mo yung palad mo at maglalagay ka ng pulang rosas doon sa piano. Kapag nabanggit mo na yung hiling mo, pumalik ka sa simbahan na mag-isa. Thank you.
Kim, anong nangyari? Si Kwan. Kumalma ka muna. Anong nangyari kay Kwan? San ka ba nagpunta, ha? Kasi, nakita ko si Kwan, patay na! Patay na siya! Nakita ko siya! Yung katawan niya nasa loob ng piano! Bakit ka nagpunta doon, Kim? Ay, huwag mo sabihin na niwala ka sa kwentong yun. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Yun lang ang naisip kong gawin para tigilan na ako ni Linin at makasama ka. Gagawin kong lahat para sa'yo, Mai. Para lang mahalin mo ako. Ken. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kung mahal mo talaga ang isang tao, mararamdaman niya yun. Hindi ka mamahalin dahil hiniling mo lang yun. Pero kung naniniwala ka talaga sa kwentong yan, pagtapos nating magdasal, sasamahan kita sa simbahan mamayang alas tres. Para matahimik ka na. At para maintindihan mo. Umalis na tayo. Namang laman, Kim. Pero paano nangyari yun? Nakita ko siya eh. May katawan dyan kanina. Baka naman na imagine mo lang yun. Halika na. Tapusin na natin to. Bulaga. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Ang sabi, dapat nandito ka ng alas tres, alas otso pa lang ng gabi. At dapat mag-isa ka lang. Pero kasama mo pa si Mai. Paano ka pagtitiwalaan? Mahiya ka naman sa sarili mo. Thank you.
manloko. Ngayon, ikaw ang niloko. Ano, nagustuhan mo ba? Mai! Anong ibig sabihin ito? Si Mai, kahit noong girlfriend mo pa ako, mahal niya ako. Ginawa niya lahat para sa akin. Kaya humingi ako ng pabor sa kanya. Aakitin ka niya para mahalin mo siya. Para makapag-higanti ako sa'yo. Mai, totoo bang sinabi ni Linin? Sana maintindihan mo ako, Kem. Sabihin mo sa kanya, Mai, para maintindihan na ngayon ni Kem na ang pag-ibig hindi nakukuha sa paghiling at mga kwento. Ang sama mo! Paano mo nagawa sa akin to? Bakit mo yung ginawa? Paano mo ito nagawa sa akin, Mai? Sayin! Hindi na kita, Mai! Layo mo na ako! Mai! Thank you.
kapag narinig na tumutugtog ang piano sa simbahan, may humihiling ng tunay na pag-ibig. O may tao na malapit na mamatay. Ilang gabi nga, tatabihan ka pa raw ng madre. Durugas! Hindi pa tayo nabayaran eh! Tarantado! Pero bakit sila umalis? Bakit ayaw nila yun? Ba't di mo sila tanungin? Kasalanan mo to eh! Masyado mo kang totoo! Kaya ikakatas ko ang lahat ng to sa sahod mo! Mapulutin mo yan! Sana mapatulang kayo ng paa! Talaga. Nakakainis naman. Wala na talaga matinong gamit dito. Hoy, Mon! Pinakialaman mo na naman tong TV ko, no? Nasira mo, kaya kaltas to sa sahod mo. Para matuto ka naman. Dapat iniingatan mo yung mga gamit ko, narinig mo? Inulat mo naman ako. Ano ba problema mo, ha? Boss, tingnan mo to! Anong ipapakita mo, Mon? Madam? Kailan ka pa nakabalik dito? Nandito ako pagdating mo. Hindi mo ako nakita? Baka gutom lang yan. Maghahain ako. Mod, parang tingin ko may mali yata sa asawa ko. Napansin niyo rin po? Oo. Masyado siyang mabait sa iyo mula kanina. Sigurado may kasalanan na naman yan. Sa palagay mo, ito na yung huling pagkakataong babait siya sa atin, boss? Anong binubulang niya dyan? Wala po, madam. Mod, may gagawin ka pa, hindi ba? Gawin mo na yon. Kakain kami ng hapunan ng asawa ko. Dali, umalis ka na. Sige, bahala ka na, boss. Iwan ko na lang to rito. Itong gusto ko. Paborito kong chili paste. Oh, salamat. Eh,
Honey, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Hindi na dapat ako lumabas. Sa mundo. Siguro gusto nung asama mo makasama ka na. Hala, zombie ka na! Zombie mo mukha mo. Nagpanggap lang ako. Mag-shower lang ako, okay? Ang horror eh. Sinasabi ko sa'yo, patay na si Madam. Multo na siya. Huwag ka na magpanggap na patay. Tumakbo na tayo. Pero boss, asawa mo yun. Gusto mo siya? Ready sa'yo na siya? Tara na nga. Honey, umakyat ka na rito. Naghihintay na ang asawa mo. Umakyat ka pa ba, boss? Tinatawag ka ng asawa mo. Gusto mo akong pumunta sa multo? Tayo na. Saan kayo pumunta? Sige. Saan ba kayo pupunta? Wala akong pupuntahan. Itatapon ko lang naman yung basura eh. Talaga? Buti naman. Kasi ayoko umalis ka ng bahay natin. Gusto ko, dito ka lang sa tabi ko lagi. Honey, may kailangan ako sabihin sa'yo. Diyos ko, ang lamig ng kamay mo. May masamang nangyari. Pero hindi ko pa yun masabi sa'yo. Kaya nga may gusto kong gawin para sa'yo. At ano naman yun? Dadalhin kita sa langit. Good luck sa'yo, boss. Hindi mo lang ba ako mahal, honey? Mahal pa rin kita. Pero sorry, hindi ko nga yung ganitong sitwasyon. Ibig sabihin, alam mo na. Honey, patawarin mo ako. Hoy, Mod! Ba't mo pinatay yung ilaw? Hindi ko sinasadya! Hindi ko napansin!
Wow, ang tibay ng cellphone mo ah. Tingnan niyo oh, buo pa rin. Basta ikaw ang pumulot, Bud. Ayoko nga. Gusto mo itula kita? Pwede sige, para pareho tayong malaglag. Yung pantalong ko. Hello? Honey, umalis na raw yung asawa niya. Pwede ka na pumunta. Patay! Nabababae ka ba? Hey! Saan ka pumunta? Juju! Huwag mo akong sasaktan! Juju! Muntik na tayo doon ah. Nung buhay pa siya, nakakatakot na siya. Ngayong multo na siya, mas nakakatakot pa siya. Ano nang gagawin natin ngayon, boss? Tingin mo na sa baba pa siya. Gusto mo malaman? Sige, bumaba ka nga. Doon ako dadaan sa terrace. Beneficiary Greg Kiat Hatakit Faisal, husband. Ano naman yan, boss? Iniwan ng asawa ko ang perang yan. 10 million baht. Bakit? Juju! Simula na nung pakasal kami, lagi na lang kami pinag-uusapan. Sabi kasi nila, napakagwapo kong lalaki. Hindi kasi nila matanggap na mukhang pinitpit na pahala ang mukha ng asawa ko. Hindi naman kasi alam ng mga tao na itong si Juju. Ay, babaeng may mabuting kalooban? Hindi, may malaking puwet. Mahilig ako sa babaeng may malaking puwet. Ang nag-iisang regalo na binigay ko kay Juju na may malaking puwet ay ang pangit na kotse na yon. Isipin mo nga. Napakabait sa akin ang asawa ko lagi. Pero nagawa ko pa rin siyang itulad. Kanina. Juju! Juju! Boss, saan galing yung iyak? Sa harap ng tindahan. Eto, sa likod na tayo. Mod, ikuha mo ako ng timba. Buwisan! Bakit ang hirap magsunod ng pera papel para sa asawa ko? Ikuha mo pa ako ng mga papel na chimay para merong mag-aalaga sa asawa ko. At ikuha mo na rin ako ng bagong lighter.
Kukuhari ba ako ng baraha? Mahilig din siya maglaro, di ba? Talagay mo lumingon siya dahil galit siya o dahil masaya siya? Sana matahimik na ang kaluluwa mo! Pusin ko! Isa ka pa, Mod! Iniisip niyo na multo na ako? Pero patay ka na! Ibig sabihin, multo ka na! Tingnan niyo nga itong maganda kong mukha! Mukha ba akong multo sa inyo? Tama ka, buhay ka pa! Ay, Juju! Masaya ako dahil buhay ka pa, honey! Buhay pa, mahal kong asawa! Akala mo talaga patay na ako? Tanga mo naman! May nakita kasi ako sa balita! Kotse mo yun eh! Nabangga na may sakay sa loob! Kaya iniisip ko na ikaw yun! Bakit nabangga ng ganun ang kotse mo, honey? Jackpot 9! 6-3 flush! Namiss kita! Darling, may ibang tao! Alis na! Mm-hmm. Anong gusto mo, huh? Pili ka na! Talaga, ang ganda naman! Eto. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin na natalo ka sa sugal? Kasi natakot ako magsabi sa'yo, baka magalit ka sa akin. Kaya naisip kong paligayahan ka muna bago ko sabihin. Honey, umakyat ka na rito. Naghihintay na ang asawa mo. Mahapdi lang to, ha? Pero nung nahulog ka, saan ka bumagsak na binuksan ko yung ilaw? Di naman kita nakita. Nabagsakan kaya ako ng basura? Eh di hindi ako nakita! Huwag ka! Bakit hindi mo nalang sinabi sa amin kaysa umayak ka pa dun sa ulan? Nambababae ang asawa ko! Gusto mo maging masaya ako dun? Tumahimik ka na, Mod! Juju, mahal, hindi ako nambababae. Kafling ko lang yon. Paminsan-minsan lang naman. Pangako, hindi ko na uulitin yon. Totoo yon, promise. At saka, wala nang mas gagaling pa sa mahal kong Juju. Alam mo, okay lang kahit maubos na ang pera natin dahil sa sugal. Hindi ako magagalit. Basta kasama ko lang ang mahal kong asawa. Magiging masaya na rin ako. Lagi ako pa ba? Eto na. Oh, masakit ang katawan ko eh. Kasi naman, tinulak mo ako pababa na. Sorry na, sorry na. Mod, saan ka pupunta? Mag-a-stress na. Antok na ako. Teka muna. Malilinis ba itong kalat mag-isa? Iligpit mo muna bago ka matulog. Pwede naman sa umaga yan. Hindi naman ako nagkalat niyan eh. Kayo makasawa kaya nagkalat? Oy, Mod. Ako ba ang sinisisi mo? Ungas ka ba? Ikaw kaya nagpakita sa akin ng mga picture ng aksidente? Tama! Ani, ibawas mo na lang lahat sa sahod niya. Sige. Ano pa hinihintay mo? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Ha? Matapang ka na? Dapat sundin mo yung inuutos ng asawa ko sa'yo! At tatandaan mo to, bata! Kung hindi dahil sa aming mag-asawa, sigurado matagal ka nang namatay sa kalsada! Saka tawagan mo nga si Tar! Alamin mo kung nasan siya! Inutusan ko siyang bumili ng curry! Eh magti 3 AM na, wala pa siya rito!
ang problema niya? Hoy! Di ba kakapasok lang ni Tar? Nasaan na siya ngayon? Hoy! Tingnan niyo! Motor ni Tar to ha! Ano yan? Patay na siya? Sino yung kanina? O pwede ba? Huwag kayo manakot! Baka naman di lang natin naintindihan. Oh, tinetext pa siya ng kaibigan niya. Hindi pa siya patay. Oo nga. Pero tatlong buwan nang patay yung kaibigan niya na yun. O siya, pabayaan niyo na lang yan. Tara na. Uy, teka! O ano na naman yan? Sabi ni Tar sa akin, kapag namatay siya, isama sa kabaong niyang litratong to. Ang dami naman yung drama. Umalis na nga tayo. Mapipigilan ang pahon ng multo. Makukulong kayo rito. Anong pinagsasabi mo? Lumabas ka! Tignan mong ginagawa niya! Parang marap siyang hinahanap. Baka naman niyang hinahawakan mo. Ibalik mo na yan sa kanya. Oo, tama. At sabihin mo sa kanya, total patay na siya. Sumama na siya sa kaibigan niya. Ba't hindi ko magsabi? Matanda ka naman, makikinig sa'yo yun. Pag di ka sumunod, papatayin kita para makasama mo sila. Lagi naman kayong ganyan eh. Tar! Alam ko nararamdaman mo. Lagi ka nalang nabubuhay ng may takot. Kasi mula ngayon, malaya ka na talaga. Mag-iingat ka, pare. Ginagawa niya doon, ha? Mon! Rest in peace, pare. Buong buhay mo napalibutan ka ng mga peke. Gumawa ka rin ng mga pekeng gamit. Tapos tumira ka sa bahay ng pekeng mag-asawa. Kaya tutuparin kong pangako ko sa'yo. Mag-iingat ka, kaibigan! Sinakyan mo nung kinuha mo ang litrato para kay Tar. Kayo rito.
Bakit ba kasi ang dami mong hinarang sa pinto, honey? Hindi ko naman alam yun na! Dalawa tayong naglagay niya rin, hindi lang ako! Okay, Tar! Huwag mo sarukin yung bahay! Nasa lang pa kami, Tar! Boss! Tingnan mo yun, oh! Bakit ang saklap naman ang pagkamatay ko? Nagawa niyo rito. Hoy! Hinto mo yan! Sabi, hinto mo yan! Hinto mo yan! Hoy! Hinto mo yung kotse ko! Hoy, babae! Hinto mo yung kotse ko! Hoy! Hinto mo yan! Hoy, babae! Hinto mo yung kotse ko! Narinig mo ba ako? Narinig ka! Ano nang gagawin natin, madam? Ayaw niyang huminto! Unahan mo siya! Pero madam, paano kapag hindi siya huminto? Huwag ka mag-alala! Hihinto yan! Hindi niya tayo hasagasahan! Pupunta! Pabalik na ako sa langit, boss. Uuwi na rin ako. Sa mga pulis! Mayaman ka na, Mod. Wala man lang natira sa akin.
Ang swerte ko pa rin. Halika na, Tar. Umalis na tayo. Rang! Rang, akala ko patay ka na! Rang! Patawarin mo ako, pakiusap ayoko pamamatay! Kasalanan ko yun, pasensya na! Patawarin mo ako! Hindi pwede! Hindi pwede! Ayoko! Ayoko pamamatay! Oy, Tar! Ay, malis na tayo rito. Makikita rin natin yung langit. Maniwala ka. Yan yung motor mo. Pinadala nila sa'yo. Tar! Tara! Lahat ng ito para kay Maud. Meron kayang magsusunog para naman sa atin. Tignan mo, walang natira sa atin. Yun ba ang iniisip mo? Magkasama naman tayo, di ba? Halika na, honey. Saan naman? Hahanapin natin ang langit natin, Jojo. Alam mo na yun. Oh.